Hello po, ulay mga maminser. Muli, ito po si Sir Manal. Para turuan po ang inyong anak sa mathematics. Ngayong araw, ituturo ko yung topic na intersecting, parallel, and perpendicular lines. Naituro ko na rin to dati sa channel ko na ang title ay lines. Panoorin nyo na lang po doon dahil mas ano po yun. Mas marami po kayo matututunan doon. At saka dito, konting ano lang po to para medyo mag-refresh po yung utak natin. Okay po, ito po ay galing sa DepEd na isinulat ni Ferdinand E. Tenorio. Okay, panoorin po natin. Okay, direction. Answer the exercises carefully. Write your answer in a sheet of paper. A, choose the letter of the correct answer. Okay po. Piliin daw natin ang letra ng tamang sagot. Kung ito ba A, B, C, or D. Okay? Ito yung katanungan. As shown in the figure, what are these lines that meet at a single point? A, collinear. B, intersecting lines. C, parallel lines. D, perpendicular lines. Ang tamang sagot po dyan, kung nakikita nyo yung figure, yung dalawang linya, tapos meron silang intersecting point. Ang tawag kasi dyan may intersecting point, yung pinaka-connection ng dalawang linya na yan, nakikita nyo po. Okay, kaya ang tamang sagot po dyan ay letter B, intersecting lines. Okay, sige, papaliwanag natin muna isa-isa kung ano yung collinear, intersecting, parallel lines, at saka perpendicular lines. Okay, ulitin ko po, ang tamang sagot po dyan, sa nakita niyo figure, yan po ay intersecting lines. Okay? Ito, collinear lines when three or more points lie on a straight line. Okay, sabi daw kapag collinear, ito ay tatlong points o higit pa na nagko-connect siya, pero kailangan straight line siya. Yung tatlong punto o tatlong o higit pang points ay kahit magkakasam, basta ang connection nila ay straight line. Hindi pwede yung isang point ay nahihiwalay. Ang tawag na ron ay non-collinear. Okay, non-collinear lines. Okay po, kasi hindi na siya nakakonect sa straight line. Pero kung ganyan nakikita nyo sa ibabaw ng figure na yung apat na tuldok or points ay may connection para sa straight line, yan ang tawag, yan ay collinear. Okay? Ito yung tamang sagot kanina, yung intersecting points. Okay, yung nakita nyo po, yung gitna na may iisang tuldok na kinoconnection ng dalawang linya na yan, ang tawag yan ay point of intersection. Basahin natin, when two or more lines cross each other in a plane, they are called intersecting lines. The intersecting lines share a common point. Nagsishare daw sila a common point which exists on all the intersecting lines and is called the point of intersection. Kahit sabihin pang tatlo, apat, limang linya yan, as long as meron silang common point na kung saan doon sila nagko-connect sa isang point na yon, yun pa rin, ang tawag yan ay intersecting lines kasi meron silang point of intersection. Okay po? Sunod, ito nakita nyo pangatlong linya. Ang tawag yan ay parallel lines in a plane that are always the same distance apart. Parallel lines never intersect. Tandaan nyo po yan, hindi pwedeng magkaroon ng connection or matinatawag na point of intersection. Kahit pa humaba ng humaba ng humaba yung dalawang linya na yan, hindi sila magkakaroon ng intersect. Okay? Tandaan nyo po yan. Sunod, ito nakita nyo naman na parang cross na nakahiga. Ang tawag yun ay perpendicular lines. Are lines that intersect at a right angle. Pag sinabing right angle, meron siyang measurement na 90 degrees. Okay? Yan po, yung right angle na gumuguhit na parang square dyan. Ang tawag yan ay right angle. Kapag sinabing right angle, ito ay may measure na 90 degrees. Line that are right
angles, 90 degrees to each other. Yan po tinatawag na perpendicular lines. Okay po? Yan. Yan po siya maigi. Kapag medyo po naano kayo, i-back nyo lang po yung video para po medyo mas maintindihan nyo pa uli. Okay? Sunod na po tayo. These lines will never meet at any point as displayed in the figure. Okay, yung sinasabi ko nina, ito yung linya, dalawang linya, na hindi pwedeng magkaroon ng intersect. They will never meet at any point as displayed in the figure. Okay? A, intersecting lines, mali. B, line segment. Hindi. C, parallel lines. Ang tamang sagot po ay parallel lines. Tandaan nyo po, pag sinabing parallel lines, kahit yung dalawang linya na yan ay humaba ng humaba ng humaba, mag-extend, hindi sila magkakaroon ng intersect. Okay? Same direction lang sila. Tandaan nyo po yan, ha? Ano ba yung line segment? Okay, paliwanag natin ang line segment. Ito, what is line segment? Okay, kung nakita nyo po, this is a line. It has no endpoints and extends endlessly in both directions. Yan, nakita nyo ay line. Pwede siyang humaba ng humaba ng humaba kahit ano. Kaya nga endlessly. Okay, walang hanggang paghaba yan. Kapag sinabing line. If you mark two points, A and B, on it, pick the segment separately, it becomes a line segment. Okay, pag sinabi pong line segment, ito yung may dalawang point. Okay, yung A, point A at sa point B. Hanggang dyan lang siya. Hindi na siya pwedeng humaba. Tawag yan, meron na siyang end points. Hanggang doon lang siya. Hindi parehas ng line na pwede pa siya mag-extend endlessly. Samantala nga, line segment, dyan lang siya. Okay? This line segment has two endpoints, A and B, whose length is fixed. Dyan na lang siya. The length of this line segment is the distance between its endpoints, A and B. Okay? So, a line segment is a piece or part of a line having two endpoints. Unlike a line segment has definite lengths. The length of a line segment can be measured either in metric units such as millimeters, centimeters, or customary units like feet or inches. Okay, yan na po yung metric units ng line segment. Okay, kasi ang ganun lang siya. Ganun lang yung haba niya. Okay? Sunod. Ito, these lines intersect in a special way, forming a square corner as you can see it in the figure. Yan, nakita niyo po yung drawing niyan. Meron siyang square corner. Okay? Pero parang nag-rectangle na siya. Pero tandaan niyo po, kapag meron siyang ganyan, yung dalawang linya, tapos nagkaroon ng square corner, ibig sabihin niya may right angle siya. Pag may right angle siya, meron siyang measurement na 90 degrees. At kapag yan ay merong 90 degrees, hindi siya pwede sabihin intersecting lines, hindi rin siya pwedeng tawagin line segment, hindi rin siya pwedeng tawagin parallel lines, pero siya ay tinatawag na perpendicular lines. Kaya ang tamang sagot ay letter D, perpendicular lines. Ito, which of the following lines have the same distance apart at all times? Okay, same distance daw apart at all times. Ano kaya daw tawag doon? A, intersecting lines. B, line segment. C, parallel lines. D, perpendicular lines. Ang tamang sagot po dyan ay letter C, parallel lines. Tandaan nyo po, lines have the same distance apart at all times. Yan yung linya na hindi nag, they will never meet. Hindi sila parang pwede magkaroon ng intersect. Okay? Ayan ay, tawag yan ay letter C, parallel lines. Okay po? Ito, pinakauling tanong. Which of the following is not correct? Ano daw yung hindi tama rito? Tignan natin. A, intersecting lines meet at a one point. May paliwanag ko na yan na ang intersecting lines ay mayroong silang nagmi-meet sila sa isang point. Kaya hindi pwedeng letter A dahil tamang paliwanag dyan. Letter B, lines
are set of points. Tama po. Ang linya po or ang lines ay set po ng points. Tama po yan. Hindi pwede magkaroon ng lines without point. Tandaan nyo po. Okay? Kaya lines are set of points. Tamang paliwanag po yan. Letter C, para lines meet if extended. Okay, balikan natin letter C. Punta natin letter D. Perpendicular lines form a right angle. Okay, parang itanong lang siya kanina yun sa may figure. Kaya tama yung letter D. Dito tayo sa letter C. Parallel lines meet if extended. Kapag ang dalawang linya daw ay humaba, nag-extend, magkakaroon daw sila ng meet. Tawag daw doon ay parallel lines pa rin daw. Hindi. Hindi po. Tandaan nyo po, ang parallel lines, kahit umaba sila ng umaba, yung dalawang linya na yan, hindi pwede magkaroon ng tinatawag na meet or intersect. Okay? Dahil kapag nagkaroon sila ng intersect, habang humaba yan, ang tawag yan ay intersecting lines. Kaya letter C yung may maling paliwanag. Okay? Kaya ang tamang sagot sa which of the following is not correct is letter C. Okay po? Okay? Sana po, medyo may natutunan po kayo. Huwag niyo pong kalimutan. Kapag medyo ano po, mayroon pa pong isang video niyan. Mga 10 months na po yun ang title lines. Okay po? Yun po yung title. Makikita niyo naman po sa thumbnail ko dun dyan sa YouTube channel ko. Sa video to. Okay? Ito po, ang limang katanungan na nakuha natin sa module na gawa ni Ferdinand E. Tenorio. Yun po. Muli po, maraming po salamat sa inyong panonood at pakikinig sa aking YouTube channel. Thank you so much. Yun po, napanood po ninyo yung aking videong ginawa. 1 to 5 lang po siya, pero sana po malaki pong natulong ko po sa inyo dito sa topic na to. Okay po? Sana po pakishare po yung video at pakilike na rin po. At kung ito po ay bago sa aking channel, pakisubscribe po para makita nyo po yung mga bago kong mga video na ilalabas. Sa ngayon kasi focus ulit tayo sa topic ng mathematics. Dahil ngayon, alam nyo naman, medyo nagkakaroon ng gumagrabe ngayon yung pandemya na sana ay matapos na. Okay? Sana po sumunod po tayo. Huwag po tayong maging pasaway. Magkaroon po sana po tayo ng disiplina. Dahil gustong-gusto na po talaga rin nating mawala ito. Pero tayo po ang pwedeng makasolve din nito sa pandemyan to. Kung tayo po ay susunod lamang sa mga alituntunin at dapat tamang gawin. At sana, syempre, sa gabay din ng gobyerno. Okay, marami pong salamat. Thank you po. Muli po, ito po si Sir Manal. Nagsabi na sana po ay umayos na at bumalik na po sa normal ang lahat.